Kuya, ang mga nominado. Jamie, May at Sky, oras na para kunin ang yung luggage at mag-impake. Tara. Oh, dude. Agad ng impake ang tatlong nominado. Taga pa tayo dito. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang eviction night kung saan naligtas ang dalawang housemates. May, congratulations, you are safe tonight. Congratulations, because you are safe tonight. Sky, and I am sorry, Jamie, you have just been evicted from the big brother house. Magpaalam ka na sa iyong mga kasama. Send bobs, guys! Kumain kayo! Responsableng rampanganay ng Quezon City, Jamie! Matapos tuloy lumabas ni Jamie sa outside world, naghalo ang emosyon ng mga naiwang housemates. Uy. Mangiyak-ngiyak po, naligtas po ako. Pero immediately po, si Ate Jamie po yung umalis. Sobrang pasasalamat ko po na nabigyan pa po ako ng isang pagkakataon na manatili po sa inyong bahay. Pagpapatuloy ko po na maging positibo, masaya. Sobrang deserving mo dito. Basta positive lang po lagi. Thank you. Kuya, masayang masaya po kuya. Kaya papakita po sa mga housemates, sa mga nasa labas po, na deserve ko po magstay po dito. Ngayon po, mas nakikilala na din po ako ng mga housemates po. Hindi po sa panlabas na anyo ko po, kundi po kung ano po yung tunay ko pong ugali. Na kahit po ako medyo hindi talaga nagsasalita kuya, meron din namang times kuya na makikipagwentuhan ako kuya, at yun po yung dapat ko pong gawin lagi talaga kuya, kung ipakita po kung anong yung totoong ako kuya. Maya-maya pa, sabay-sabay naghapunan ng housemates. Lord, thank you for tonight na magkakasama pa rin po at mga nauna na po sa aming lumabas. Gabayan nyo pa rin po sila at patuloy nyo po kaming gabayan. Amen. 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 Ay, sa dulo. Matapos kumain, nagpa siya mga housemates na mag-swimming muna upang maibsan ang lungkot sa paglabas ni Jamie. Extra activity, kasi since nawalan po kami ng isa, for sure, bukas ng umaga, parang medyo sad na naman po yung ano namin lahat. So, para lang pampa-energize, pampa-good vibes, bonding na rin. Samantala, sina Argel at Wilan, patuloy na nami-miss ang dating kasama. Tingin mo, parang ang daming kulang ngayon, anak. Uy! Ba't tulala ka, boy? Pangatlong tulala mo na yun, okay ka lang ba? Hindi, boy, naisip ko lang. No, sarap nung mga nandito pa sila, kaya banjo. Kompleto tayo, ano. Ilang sandali pa, isa-isang pinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Ngayong gabi ay magaganap na ang inyong nominasyon. Wait lang po, hindi po ko ready. Ngayon na po, Kuya? Oo. God. Sa ilang sandali ay magbibigay ka sa akin ng pangalan ng dalawa mong housemates na gusto mo nang mapalis ng bahay. Pati na rin ang dahilan kung bakit. Sunod-sunod niyang sinusubok ang tatag ng samahan ng ating mga housemates sa loob ng bahay, at ngayong gabi, paano kaya nila tatanggapin ang pagkakalagay sa alanganin ng ilan sa kanilang mga kasama? Yan ang tututukan natin dito sa Batch 4 Second Nomination Night ng Pinoy Big Brother 8. Hello Philippines and hello world!
Wild! Isang mapagpalayang gabi sa ating lahat. At sa paparating na araw ng kalayaan, sino naman kaya sa mga housemates ang magiging malaya sa panganib na mapaalis ng bahay ni Kuya? At sino-sino naman ang mapapasama sa listahan ng mga nominado? Malalaman natin yan sa ilang sandali lamang. Pero sa ngayon, samahan niyo muna ako dahil kakausapin ko na ang mga housemates. Hi, housemates! Good evening! Medyo naging mabilis ang mga kaganapan sa loob ng bahay, lalo na at dalawa agad sa inyong mga kasama ang lumabas na dito sa outside world. At sa ilang saglit lang, malalaman nyo na rin ang mga nganib na sumunod sa kanila. At ang bilang ng mga nominado sa linggong ito ay may kinalaman sa nakatakip na gamit dyan sa inyong harapan. Oh my God. Yes, Argel, please do the honors. Tanggalin mo yung tela sa inyong harapan, please. Okay. Yan na. Ayan. Nakita niyo na. 6 na puting bandila at 4 naman na itim na bandila. Ito ang mga magtatakda kung kayo ba ay magiging malaya o hindi sa nominasyon sa linggong ito. Ibig sabihin, ang 6 na makakakuha ng puting bandila ang siyang magiging ligtas ngayong gabi, at ang 4 naman na magkakaroon ng itim na bandila ang siyang mapupunta sa alanganin at mapupunta sa listahan ng mga nominado. Okay? Okay. At ang pangalan ng unang housemate na mapapasama sa mga nominado ay sa aking pagbabalik. Thank you, housemates. Ang ganda. 4 nga ang nakatakdang makakuha ng itim na bandila ng pagiging nominado sa gabing ito. At kung sino-sino ang mga yan, malalaman natin sa ilang saglit lamang. Samantala, bukod sa nominasyon, ano pa nga ba ang haharaping hamon ng mga housemates sa linggong ito? Narito ang ating pasilip. Panuuri nating lahat. Pinatawag ni Kuya si Willan sa confession room. Meron akong task na ibibigay sa inyo. Sige po, Kuya. Sure! Meron akong sulat dyan. Kunin mo at basahin mo. Saan po? Andyan, sa lalagyan, sa harapan mo. Tissue. Dito. Sorry. Oh, no! Yellow task. Iland. Ma, akala ko po doon po kasi nasa tissue po pala. Sorry po. First time ko po kasi. Okay, doon yung tissue. Sorry ko yan. Namali po yung dukot. Housemate, sa buhay may mga bagay na gusto nating palayain mula sa ating mga sarili. Things that you want to free yourself up. Ilan lamang sa mga bagay nito ay galit, insecurities, sikreto, issues, nakaraan, panghuhusga, at iba pa. Gamit ang isang piraso ng papel, gusto kong isulat niyo ang mga bagay na ito at maglakas loob upang ibahagi ito sa inyong mga housemates. Big brother. Habang abala ang housemate si Diana, tila hirap matapos ang kanyang sinusulat. Parang feeling ko lang may hindi pa ako nasasabi sa kanila na kung gusto ko na makilala silang lahat kung gusto ko rin po na makita nila yung totoong ako, parang feeling ko kailangan nilang malaman yung experience na to, kasi parang isa to sa mga experiences sa buhay ko na sobrang naka-affect po sa pagkatao ko ngayon. Ilang sandali pa. Housemates, hangarin ko na gumaan ang inyong mga loob. Pagkatapos magbahagi ng bawat housemates, nais ko ay punitin ninyo ang hawak nyo na papel. Ito ay simbolo ng pagpapalaya sa mga bagay na nagpapabigat sa inyong buhay. Ilang sandali pa unang nagbahagi si Diana ng kanyang istorya. Ayan. So this is something that I rarely speak about because I used to be very, very embarrassed by it. Pero
ngayon parang feeling ko kailangan ko lang siya i-share. Eto. So this happened nung high school ako, 13 years old, year after my father passed away. As in, nabugbog ako. Nabugbog ako. Pero bugbog lang naman, wala namang attempted rape or anything. Tricycle po yung sinakyan ko. Tapos, nung on the way na po sa bahay, parang nag-stop po siya. Tapos doon niya po, ginano niya po ako sa leeg. Tapos pinagsusuntok niya po ako. Tapos pumasok pa po siya sa loob ng sidecar. Binugbog talaga ako, kuya. Namugo po yung ilong ko. Tapos, as in, may black eye, may bruises po ako buong katawan. Sobrang naging laki ng impact nun sa buhay ko. Parang sobrang naging distant ako sa guys. Kaya di ba sinabi ko sa inyo na parang last boyfriend ko 4 years ago pa. Kasi sobrang laki ng trust issues ko sa guys. Umabot pa sa point na parang I started dating girls. Sa ganun. Kasi parang sobrang naging hate ko yung guys. Since after, before no, namatay yung dad ko, parang iniisip ko, parang paano kung buhay yung dad ko, siguro hindi nangyari yun. Yung place na pinangyarihan nun kasi, on the way sa bahay namin. So parang everyday, until this day, pag umuwi ako sa amin, pag dumadaan ako dun sa road na yun, hindi pa rin ako makatingin. Parang hindi pa rin ako makatingin, kuya, kasi naalala ko yung experience. Ano sa tingin mo ang naging epekto dito sa buhay mo? Sobrang naging cautious na po ako lalo ngayon, kuya. Parang ilang years din po ako nagkaroon ng nightmares. Parang hindi ko kaya mag-isa kahit sa sarili naming bahay. Parang feeling ko hindi ako safe. Sa positive naman, syempre mas naging careful ako. Parang mas iningatan ko yung sarili ko, kuya. Pero syempre, sinasabi ko rin sa sarili ko na hindi naman pwedeng magbaka sobrang magpa-affect ako dun sa negative experience po na yan. Kaya ngayon po, tinatry ko ulit. Nibalik yung trust sa guys. Salamat sa iyong tapang at ganoon din sa iyong pagpapakatotoo. Naway sa pamamagitan nito, mas makilala ka ng housemates mo. At higit sa lahat, mas makilala mo ang sarili mo. Yes, kuya. Ano pa nga kaya ang mabubuksang issues at saloobin ng housemates? Yan ang ating sabay-sabay na aabangan sa mga susunod na araw. And we're back.